Ano? Dami. Grabe talaga pag TI, ano, kumbaga, ang daming comeback moments, kumbaga, hindi mo ina-expect na, na, let's say, yun nga, isa King versus TNC, di ba? Panalo na yung King Gaming doon, pero TNC talaga, iba talaga yung puso nila, yung resilient nila, yung comeback potential nila, talagang gustong-gusto nila eh. Makikita mo every teams na hindi sila sumusuko hanggang huli. Kasi TI na nga. Siyempre, mahirap na. Ibang-iba ngayon. Yung TI ngayon, sobrang exciting sa parang sa player, siguro sa kanila, sa viewer, tayo. Parang ibang-iba yung napapanood natin. Ito yung Dota ang hinahanap natin yun, lagi. Oo naman. Sinasabi kasi nila. Eh, paano pag ML gamer? Ano masasabi? Diba? Wala daw siya masasabi, pero siya yung mas maraming sinasabi. Chill lang ako. Ayun, so I think draft is up. Ayun, so again, sa mga bagong pasok dyan, ang napapanood natin ngayon, Team Secret versus PSG LGD. Yun, ah. So, team mo yan, eh. Oh, syempre. Tito ko yung coach niya, eh. Tito Calbs? At saka yung, ano, si FY. Naku, lahat naman ata, FY. FY, ikaw ba, no? FY ka ba? FU ata, FU. FU ka, eh. Kay Nisha. Nisha. Naku. Nasa tamang edad na ba yan? Gusto mo yung mga nag-ano, yung nag-rage quit, no? Pag ano. Pag DDC, ganun. Yun, no? Yari tayo dyan. Ayun. So, dito. Ano yung mabinan dito? Sa Team Secret, Shadow Demon, Enchantress, Mirana. Sa LGD. Chen, Kunkas, Tekis. Oo, nagtitekis kasi itong Team Secret. Oh. Ini-spam ni Papi yan sa mga pub games niya. Ayan, yung Tekis na yan, makikita niyo sa playoffs yan. Feeling ko, may maglalabas na dyan. OG, nagtitekis. Gusto ko makina. So, Fanatic, nagtitekis din daw. Mm. So maraming mag-techis user na ano diyan, team. And ito first pick nila rito, Elder Titan. One of the top picks natin. Humahabol na 'yan, no, sa top, most pick. Most pick dito sa ating tournament. Most picked hero. Well, Team Secret opener nila. Invoker, wow. Di Absol siguro. Ah, 4. Ngayon pag nag-pick ng Invoker, hindi mo alam kung imi-mid pa ba or ika-4. Dati alam mo mid talaga eh. Pero sa ngayon... Pero paano kunyari, ano, sa pub game mo, Kelo, may nag-pick ng Invoker support? Isipin mo na. Nangyari na sa akin yun. O kaya IO carry. Sabi ko, nod pa ng TI. Diyos ko. Eh, paano ko ikaw yung mag-invoker support? Hindi ko gagawin yan. Siyempre, kailangan alamin mo muna kung bakit pinipick yung Invoker bago magamit. Pero speaking of, ano, support paano na Invoker, laruin? Naalala ko lang si Bimbo. Alam mo, kanina. Bimbo talaga grabe, no? Kaya may term talagang just Bimbo things, eh. Kasi sobrang lakas o sobrang choker. Friend ko si Bimbo, pero alam niyo yun. Totoo lang. Ano? Uy, Sun King. Uy? Sun King? Dalam ko niyan, eh, no? Siyempre. Ikaw, di ba mahilig ka sa SS ng ganyan? Yug-yug. Epicenter. Ano mo dyan? Kaya nga. Grabe naman yun. Shadow, magaling mag-sun king. Siyempre naman. Di ba? The next level. Next level Sun King. Pero ito, tingnan natin kung ano yung mga iba. Parang hirap mag-ban sa side ng Team Secret, eh, no? Kasi isa rin sila sa mga teams na sobrang daming heroes na pinipili. Walang yari mag-pick yan. May mataas din kasi hero pool nila. So, support na naman itong Invoker. Oo, ayun yung Tiny, baka... Si Zai, ano yun? Oo, offlane, Zai. Oo. Kadalasan. Ang ganda combination ng Zai Yapsor lagi, yun, sa offlane. Ganyan. Yan, yung dalawa na yun, yun na yan. Invoker saka Tiny. Cold Snap. Rude Mother, binang nila. Chinese team, mahilig din sila to go for the Leshrac pick. Since they have the Elder Titan, the Magic Resistance dun sa kanyang passive. So, another way din yun. Tignan natin kung Team Secret ibibigay ba nila or ibaban nila since they still have 2 bans left dito. Pero kung mag lalashra kang LGD dito, more on magical damage talaga sila. Magkukumit sila, eh, no? Oo. Di ka tawad kanina, yung Chaos, nag-Elder Titan, Leshrac sila, pero meron silang LC. Diba? At ikaw naman, Maki, anong masasabi mo sa pickings? Bala sila dyan. Magaling na sila. Diba, ano ka rin? LGD. Kaso, alisin mo yun, D. Kaso, BT. BSG, LGBT. Yun. LGBT. Look out, talk at baboy. LGBT. Ayun, bilis mo dun, ah. Witty ka, ha? Alo, ha? Ikaw talaga, ha? Pinaghandaan niya yun. Pinaghandaan niya yun. Ready siya doon. Ito, tingnan natin yung panglimang ban. Nagasay rin. Ayun,
ano din siya eh, sa mga top bands din natin tong hero na to eh, no? Sa meta natin Naga? Ngayon. Oo. Oo. Madaming ano eh, team na gumagamit talaga niyan eh. Kung kapag kilala mong may Naga picker sa kabilang side, ayaw mo na i-handle. Pero tingnan natin ah, Ogre Magi, medyo after the day 1 and day 2, sobrang top priority pick niya. And ngayon, onti na lang, kahit na na-open siya, hindi na natin siya ganong nakikita dito sa day 3 natin especially. And yung win rate niya ata, bumaba din, di ba? So, siguro, na-figure out ng mga teams how to go against yung Ogre Magi nga, kaya medyo niles na nila picking that hero. Pero ito nga, since medyo nag-laylo na si Ogre Magi, si Elder Titan naman and si Shadow Demon ang top picks natin or bans sa Day 3 tournament natin. So, waiting tayo sa panglimang ban ng LGD. Kumbaga yung mga binaban dito ng PST LGD din eh, like Broodmother, Tech, isa yung mga kakaibang heroes ng, ano, ng Team Secret eh, no? Lifestealer, yung binan nila rito. Oo, so, sila yung nag-ban ah. Oh. Pero mag-iisip ko sana maganda rin yun for LGD, di ba? Maganda. Kung sakali, oo. Kasi meron ko Sun King combination, the physical damage din, masakit-sakit din yan. Especially sa combination ng Team Secret dito. Pero Team Secret, tingnan natin how are they going to react dun sa Lifestealer pick dito. Okay, baban nila rito. Lashrak? Hindi, Jackiro. Jacky Rice. Isa rin yan, magical damage. Pwedeng support na sobrang sulit. Sino ba yung nag-Jack Hero mid? Ito, si secret. One. Ito, secret nga yun. Pero sila yung nagbaban, ha? Sa TNC kanina. First game. Nisip nila, baka gayahin tayo nito, ha? So tayo na yung magban. Baka mabigyan tayo ng taste of our own medicine na yun, sabi nga nila. Third pick. Isa pang support. Ano ba mga Crystal Maiden? Yan, nadalas na rin napipick ngayon yan. Maganda tong Crystal Maiden na to dahil sa Tiny and Invoker. Eh. Kasi syempre, sobrang lakasama na din yung dalawa na hiyan. So, yung passive aura niya, sobrang magkocomplement dun sa dalawang aggressive nila na hero opening nila. Hindi, pero gusto ko pa rin talaga marinig yung analization ni Maki Dino. Oh, ano ba? Anong masasabi mo? Third pick ng LGD. Kaya na nila yan. Kasi parehas naman silang nasa taas. Magpatayan silang lahat. Magbugbugan. Yun o, Rubik o. Rubik na Rubik ka, diba? Pa? Basic? Aww. Wala nga lang na ago, na skill. Kaya kung agawin mo, boyfriend. Oh. Wala ka naman nun eh. Kaya nga kayang agawin. Ay. Naagaw eh. Bakit Team Secret, waiting tayo sa kanilang pick. Yung Elder Titan, meron sila pang amplify ng magic damage. Oh. Rubik and Elder Titan, no, defensive din. Oh, for sure. And then, of course, FY, isa sa mga signature hero din ni FY yan, si Rubik, coming into our game. Though na, I guess, decent naman niya pwede niya makuha ang skill. You have the Invoker, you have the Tiny, Avalanche, or Toss. Pero usually kasi kapag nag-Rubik ka, gusto mo makuha yung mga Ravage, Black Hole, which is hindi napipili as much dito sa game natin. may guest cast. May guest caster. Sakto yan. Mamaya, makikita nyo na. Mm-hmm. Si ano, nagsisimula sa letter. Favorite mo. Ano yun? Hindi, isa pa. Isang letter pang gusto mo. U-S-U. Naku, wag na nga. Ano ba? Ati! Oo, di pa mahilig ka sa torta? Yun, ano? Word pick ng Team Secret. Ano kaya? Napahinga pa si si Sean bigla, ah. Sakto salamat. Salamat, boss. Salamat. Thank you, next. Ayan. Slark. Panghuli ng LGD. Okay lang, di ba? May lift, may stun. So kasi maganda rin siya eh. Pero napansin ko sa side ng Team Secret, ang madalas gumagamit ng Slark is si Midone. Dun sa mid-roll niya. Yun yung nilagay. Pero yun nga, flexible hero.
at least for TMC, pwedeng si Nisha or pwedeng si Maidwan yung gumamit niyan. And syempre, hindi siya mga ngamba na mag-stamp itong si Elder Titan. Madali naman ma-anticipate. Tataka ko kanina, sabi ko, bakit Slark? Ba't di na lang LS? Nakaban pala. Nakaban yung live streamer. May mo yan, Slark? 30 minutes S. Hoy! Favorite mo yan, don't judge the cover by its book. Yun. Hindi, favorite tiro mo nga yan, di ba? Ano yun? Ano ba pinagsasabi mo, ha? Favorite tiro niya yan. Ay, nako. Ako pa yung nabunot sa raffle. Huwag niyo akong binubunot sa raffle. Hoy! Yan! Tuloy yung zero mo! Ako naman maglalaro! Faceless boy, no? Nakakagulat! Feeling ko nanonood sa akin to, eh. Kasasabi ko lang pinik agad yung boy. Ay, nako. Favorite hero. Heist. Kung ano yan. Maganda yung void, no? Kasi mahuhulit ako sa Slark. Kailangan. Sigurado. Tapos may SS ni Elder Titan. Kailangan na makakapigil. Yeah, pero parang kulang pa sa damage dito yung LGD eh. Meron silang Epi and then some Elder Titan passive na to buff it up, pero syempre kulang pa rin yung yung extra damage coming from Ame dito, di ba? Pero OD yung bina nila rito. Yeah. Magandang ban nga yan kasi nakakainis nga naman, di ba, pag na-chronosphere mo, astral palubog o kaya mga so sapo. Mid na lang yung kulang nito ng both teams. Mid ata yung kanilang kulang. So Team Secret Storm? Pwede? Storm? Ba mga hero nun? Ang hirap ng hero kasi ni Midwan eh. Nababaliw kasi sila eh. Sobrang daming hero eh. Hindi mo alam kung ano yung mga ipipick nila. And LGD, Leshrac, yan yung isa pa sa mga hero ni Maybe. Ember Spirit. Open Day. Available pa, oh. Oh, bina nila si Sniper. Nakita natin na gano'n, nag-sniper si Nisha at some point. Pero, Shadow Fiend. SF. Okay to kasi pwede siyang mag-utility build and extra damage. Yung pick, kasi malambot lang din yan. Crystal Maiden si Slark. Kumbaga kung mag-i-invest siya ng early Shadow Blade into Yules or Blink Dagger, whatever. Kayang-kaya niyang i-minus one agad yung Team Secret dito. Saka isipin mo rin, dapat yung maganda sa pagpasok ng Chrono, if ever. Ano yung pwede mong makakabato? So, kahit dalawang race lang yun eh, no? Makakapapin yun. Makakapapin na talaga yun. And ito, last pick na nga Team Secret, mid laner, Storm. Lina. Maganda, aging sa SF. Lina? Pwede? Kyok. Alam mo yung maganda aging sa... Ano din eh, kailangan kasi nila rito yung... Kahit ikrono na itong Faces Void, okay lang. Oh. Dragonite, mga ganon. Oo, oh, yung mga matatapat mo sa gitna eh, no? Oo. Kasi si Shadowfin, mahina naman niya sa level 1 phase ng game eh. Sobrang baba ng base damage niya. And, I kinda saw it coming dito for the side of Team Secret. Kasi sobrang ganda niya. Sobrang tanky niya, yung passive skill niya. Sobrang nabuff na siya, and then yung health regen niya. And of course, Pudge, mas maganda yung parang Dota 1 lang to. Ito yung klase na pag... Napatay mo yung SF na isang beses sa lane, dire-diretso na. Diba? yung Pudge. Nakakatakot siya pag SF Lords ka, tapos Pudge yung kalaban mo eh. Pero sino kaya mas magaling mag-hook, si Midwan o si FY? Ay, nako. Kasi 4 talaga si FY, nagpa-punch din yan eh. Oo, syempre. Rubik Lords yan din at the same time, di ba? Oo, ayan. And maganda sa kanya, wala pang animation yung kanyang skill, di ba? Kanino kayo? Ikaw, siya muna magtatanong niya sa atin. Ikaw, kanina ka dyan? Secret. Secret ka? Sige, mamaya, may side bet tayo dun. LGD ka na, LGD ka. LGD siya dito. Kasama natin pagkitapin yung ano yan. Ano ako dyan? LGD ako dyan? LGD ako. Secret na lang ako, secret. Para balance yung panel natin. Ang dali kasing i-execute nung lineup na LGD dito. Parang kulang eh. Pag itong secret natalo sa laning to, may hirap na makabawi. Alliance? Nagalik yun. Aang. Alliance. Pero yun na nga guys, tapos na yung drafting phase natin. Yes. And of course, ang makakasama po natin for this game one is the one and only Trike. And itong si Nate for his analyst. Ang nag-iisa at walang katulad. Siyempre. Sa inyo na guys, ang... Ninja. Ang Mike. Ninja Turtle. De, chill lang guys. Oy. Chill cast. Hindi naman. Ah, dali. Siyempre, ano to kasi to eh. Sobrang Team Secret, LGD.
medyo pang upper bracket yung laro eh. Oh, hello sa lahat ng mga viewers natin online. Gusto ko lang mag-cast kasi, I mean, hindi pa naman playoffs eh. Siyempre, nakakamiss pa rin mag-cast. Pero, FYI lang siyempre, hindi naman ako sobrang ganun ka super updated pagdating sa mga latest na mga detalye sa Dota 2. Pero siyempre, nanonood ako. Yun ako. Oh, yun yung trabaho mo, pare. I-update mo na yan. Sige, pakilala muna natin ang magkabilang sides. Tingnan rin natin kung kaya ko pang mag-shoutcast. Last ko yata, sobrang tagal na. Pero anyway, introduce mo, pare, Nate. Ayan, dito sa side ng Team Secret, it's gonna be Puppy on the Crystal Maiden, si Yapzor naman sa kanyang Invoker, Nisha on the Slark, Zai naman sa kanyang Tiny, and Mid One on the Pudge. Okay, sa kabila naman, you have sa LGD, si Ami gumagamit ng Faceless, SF, si Somnus, or maybe X-Nova for that Elder Titan, Rubik, si FY, at si Chalice gumagamit ng Sand King. Yun. Lineup wise, sinong gusto mo dito? I-explain ko na lang muna yung medyo feel nung game na to. Kasi parehas ng team na to, pasok na sa upper bracket. Okay. So, pwede magtago ng mga strat. I mean, nakikita na natin yung Yapzor Invoker support. Yung mid one pudge, I think, nakakita tayo ng mga pudge. Feel ko mas conventional yung draft ng LGD, kaya dun ako. Kasi mas madaling i-execute kung magkakatulad na sinabi ni Alo. Tsaka yung isang factor din na meron kang arcane na mastery ni Rubik, which is amplify na magic damage. Tapos meron ka ding Elder Titan na yung natural order niya. Yes, nakatanggal siya ng armor, pero nakatanggal din siya ng magic resist. And syempre, sino ba yung masaya doon? Epicenter ni SK and magic damage ni SF. Okay, at pero sa tingin mo, ito ba sa game na to, may magmamatter pa ba if sino manalo? Nope. Hindi na masyado. So no bearing na to. For seeding na lang. I guess kung gusto mo talaga yung first spot, I think yung first spot kasi kaya niyang pumili kung sino yung gusto niyang kalabanin sa third or fourth at sa kabila. Hindi ko mako-confirm yan, pero ang alam ko, per TI, yun yung ginagawa nila. So ito. Para sa first place, I guess. Toss dito para sa taas. And ito, X-Nova going up against Yapzor and Zai. In terms of matchup, ang kulit, no? Nilalagay na talaga nila yung Invoker sa 4 position. Nakita ko yan kanina sa Mineski ginawa ni Bimbo. Pero anong take mo dyan sa 4 Invoker? Naririnig ko kasi yung mga ibang analyst na pinag-uusapan din yung ganito. Yung pinakasulit kasi dyan is yung EMP. Kasi yung ginagawa ng mga support invoker, Quas Wex, and minamax nila yung Wex. So early on, kapag magamit mo yung EMP na maayos, depleted yung mana syempre na kalaban. So parang kung wala kang baon na clarity, parang wala kang nang gagawin sa lane. Tsaka maganda rin eh, at least pag nag-scale siya, marami pa rin talaga siyang magagawa late game. Napansin natin yung kanina nung nanonood ako ng Mineski game. Tinanong ni Bianca kanina, no, isa sa mga interesting question, ano yung pinaka-best na game na napanood mo so far sa buong TI, Nate? Best game... Pwede natin masabi yung TNC kanina. Yung TNC kanina, yeah, oh, yung 80 minute plus game. Sobrang tagal ng game. Nakakala mo TNC's way, pero biglang nakakambak na nga din tuloy yung laban. Pero ito, the score now is 1-1. Nabigyan dito yung pad sa gitna. SF with the first kill of the game para sa kanya. Hindi natin nakita yon, pero para sa akin, hindi dapat mapatay ang pad ng isang SF. Hindi rin dapat nangyari. Siguro ano na tumama yung tatlong race. Kaya siya namatay doon. Pero ito, kita mo, kahit namatay ha, aggressive pa rin si Mid One dito sa gitna against Maybe. Tsaka sumasama din kasi yung self-damage ng Rot siguro. Kaya parang na-combo din yung tatlong race plus yung self-damage. Bakbakan dito sa taas, Zai. Isang tira na lang and X-Nova goes down as well. Yapzor taking that kill. At medyo advantage yun para sa Team Secret. Ay, sa Team LGD kasi, syempre, support yung nabuhay sa kabila. Yun namatay yung core. Tsaka mas madalas na natin makita yung ano, yung sobrang casual na Basilios and mga bumibili na usually sa mga support kasi na-buff na yan eh. Yung parang medyo semi-Aquila na siya. Na-buff kasi yung mga damage niya from plus 6 to plus 8. Tsaka syempre parang ano lang, if ever na gusto mo rin mag-Vlads, pwede mong gamitin na pang ganun. Ang napansin ko nga dito sa TI na to eh, sobrang bilis na kapag adapt ng mga teams pagdating sa parang may team na tinatawag kasi tayo parang inside the tournament na meta eh. Yeah, parang yeah, sa loob yeah ng tournament, laging mabilis mag-develop yung meta. And siyempre pumasok na rin dyan yung backend na kada teams, meron na ngayong analysts. So nakikita nila, katulad ng Mirana, sobrang bilis nagkaroon ng inside the tournament na meta na ang daming nagpag-pick ng Mirana. Ngayon meron naman tayong Invoker 4. Tingnan natin kung paano pa siya magde-develop. Pero dyan pumapasok yung may isang analyst lang na nakatingin on the different matches that are happening in the tournament. Yep. Kasi pag nandiyan ka kasi talaga sa TI, experience it in 2016. Habang naglalaro yung team mo, sobrang daming nagaganap. Yeah. If walang nakatingin na dalawang mata doon, hindi ka makakasabay doon sa meta na nangyayari sa tournament eh. Totoo 'yun. Kasi actually per game, apat yung magkasabay per ano, per hour kumbaga or per series. Kaya sobrang importante din. Yung mga iba siguro sasabihin nila, analyst tumitingin lang ng mga drafts. So, parang yun na 'yun, bibigyan na lang. Pero actually ang dami.
sobrang siguro wala na nga din silang tulog kasi kailangan mo rin panoorin yung mga games. Hindi rin yung parang titingin ka na lang sa Dota buff o that Dota na parang okay ito yung ginawa nila. Pero ito, EMP on the top lane. Tatama dito kay Ame. Oh. And here comes the tornado. Mamamatay pa yata. Napakaganda naman ng execution doon para sa secret. Pero ito, X-Nova. Sobrang sakit! Grabe! Level 2 din kasi yung, ano, yung second skill niya eh. Kaya medyo na nakadagdag din ng damage din sa kanya. Pero Zai, I think makakatakas din naman to. Pursigido si X-Nova dito. Hahabol kay Zai. Isang tira nila pa. Nandun yung toss back. What a play dito. Coming in from Yapzor. Saktong-sakto naman yung pagdating. Na-bait siya doon. Cold snap din. Sakto na nabuhay si Yapzor. And pag-tipping nga din niya. So, pabor yun sa Team Secret. Yes, namatay yung core mo. Pero at least, Yapzor naman, makakakuha din siya ng levels which is sobrang kailangan din ng Invoker. Kahit support man lang yan. Oo. Guys, chill lang naman kayo. Actually, hindi naman ito masyadong bearing na game. At ngayon lang naman ako nag-cast. Huwag kayo mag-alala. Try-try lang. Nandito naman si Nate. Siya naman yung analyst dito eh. Hindi ako nandito para magbida-bida pagdating sa mga Dota analysis. Yep. Although nanonood pa rin naman ako. Siyempre, hindi mo mawawalan. Pero ito, Yapzor. Top lane. Si X-Nova sobrang ano, aggressive nung laro niya. Bounty runner kasi, bounty runner. Kaya kailangan, kaso na-clip din si Zai, makukuha pa tayo. Oy! Pero toss back. Ang ganda ng toss back na yon. On to the stun ng Invoker, pero the EMP connects, pero hindi siya enough eh. Ganda naman ng, okay din talaga yung cold snap eh, no? Kumbaga, sobrang useful kung support ka eh. Kahit bitaw mo lang na ibitaw, okay lang eh. Yeah, for sure. Tsaka hindi rin gaano kalaki din yung mana cost niya. So, yung parang kapag naibitaw mo, hindi mo nakuha yung kill, okay lang, harassment din. Oh, pero ito si FY, ang isa sa mga pinaka-poging player ng Dota 2. Ah, ang talinang ginawa ni Mid 1 dito ha. Hinook niya yung Siege Creep para mapatay din kaagad ng Tore. Ah, okay. Kasi yun din yung meta na ginagawa ng mga ibang teams ngayon, parang protecting the Siege Creep. Kapag ma-protect mo yan, tuloy-tuloy din yung damage. Actually, mga ibang players nga din, tinatanky din nila yung tower para lang yun, para lang dun. Pero ito si Zai, hindi kumunik yung toss dito. Pero ito na, nag-TP pa si Pape. Going in si Mid 1 dito, tingnan natin kung makakapag-hook. Pero FY, fumik na konti, tansya! No! Grabe naman, pasok na pasok. Si FY, delikado, umahabol pa, pero yun. Mapapatay ni Zai. And the score now is 5-4, 1K gold lead para sa PSG LGD. And so far, what a game para sa magkabilang koponan. Pero sayang din, mischance din yung OP. Okay, kakasabi ko lang kasi kanina, hindi na-toss yung SF eh. Kapag na-toss yung SF, most likely patay din yun. Pero one more raise, might do it. Pumalik siya. Pero ito si Zai, the avalanche is there. Yapzor, nandito, papasok para sa tornado. Kulang pero hindi mamamatay, pare. Yep. Kulang nga lang sa damage. Actually, kahit tumakbo lang ng tumakbo si Mid 1 doon, medyo takot kasi siya na tumama yung pangatlong stop. Uy, ito yung raise! Pinakain kay Yapzor at mamamatay siya doon. Yun lang. Kaso nga lang, ano, nag-share sila din sa bounty na yun. Yung creep kasi nakapatay doon. Pero Charis naman sa baba, hinahabol. Should be fine. Ang ganda rin ng laruan ni Chalice dito. Nakita mo na kung paano nag-evolve yung game niya, no? 'Di ba? Naalala mo nung last TI tsaka the past majors, more utility lang yung ginagamit niya. Yep. Pero sa tournament na to, gumagamit na rin siya ng ano ng mga kakaibang heroes din. Yep. Tsaka din syempre, katulad ng sinabi mo, ever changing or ever evolving yung meta. Especially at TI, hindi lang sa isang tournament. Pero tama nga din yung sinabi mo na may meta yung bawat tournament. Na ito yung parang strong picks ng tournament na to. Pwede kasing sa previous tournament, ito yung malakas na pick. Hindi siya gaano ka malakas na pick sa next tournament naman. Totoo yun. Totoo yeah. Naman talaga yun. And ito dito si Zai, nandito pa rin sa taas. Kasi ano yun eh, parang copycat league in a sense. Alam mo yun, pag may nakikita kayong gumagana, you wanna try it out kung bakit. Kasi syempre, lahat naman ng teams na sumali sa TI, nag-prepare yan for a long time. And yung mga bit-bit nilang bala, napakabilis kayang i-adapt ng mga players na naglalaro dito. Like yung minention ko nga, yung Invoker, yan, nakita naman natin, ginagamit na. Yung Mirana na sobrang effective na ginamit ni teams, di ba? Pero ito, the bite is there. Uy, ay hindi, yung magic stick. Yung Bracer din kasi. Sakto din yung may onting ano din magic resistance din kasi yung ano yung Bracer kaya nakakatulong din. And syempre yung magic one. Oo. Pero ito mid one. Pudge against SF actually ano to eh. Dapat panalo yung pudge kapag tumatama yung mga hooks. In my opinion. Pero ano kasi kapag magaling kang SF player hindi ka talaga magpapalapit sa pudge eh. Kaya kung lalapit man parang gagamitin mo yung advantage na yun na para tumama din yung race. Pero once ma-hook ka tapos ka na. Pero tinan mo pagdating sa gold lead 2,000 yung gold din ng SF dito up against that Pudge mid. So medyo hindi naging effective talaga yung Pudge mid ng Secret. Yeah. I think dahil lang kasi, tingnan mo naman kasi, yun lang sa top, may napatay. Pero yung Pudge kasi hindi siya nakakapag-nuts na maayos eh, yung SF o. Oo, ito, cornered na cornered siya dito. And another kill for maybe si Somnus. Medyo nakakalamang na talaga dito, 4-5.
Mahirap pa naman ang SF pag mayaman. Tsaka, oh, yun nga. Ang dali kasi niya mag-snowball eh, out of control. Tsaka, kanina pa kasi pinupulis yung mid lane dito ng secret eh. Kanina pa tumadali yung mga ibang support dito ng LGD. And, hindi lang support niya nandito, si Chalice nakaabang na rin. Ito, umassemble na yung LGD dito sa gitna. Apat sila dito. Marami nagtitip eh. Tatry i-defend ng kabila. Let's see. Oh, mid one. Oh, oh. Kaya ba to? Oh, yun lang na. Dismember agad, pero nakazel siya dito. Chalice gets two. Pero ito, umatras ng konti. Mid one, going Zai. In. Pero nako, si Zai may eat. Oh! Na. Ang ganda sana nung tornado, pero kapos pa rin. Yep, kulang pa rin silang damage. Mid one, mamamatay. Pero ito, an exchange kill. Nakuha ni Misha dito sa may gitna. And the Elder Titan goes down. Pero ito yung toss. The bite, pero the counter stand by Chalice. Napakaganda naman ang bitawan dito, pero ito, nagkakabatonin ni Yapzor. One it to go, mabubuhay ang Chalice. Goes down sa kamay ni Nisha. Tatakbo yung Rubik, sakto pa yung fight. What a stand there, pero ito, mamamatayan ang ultra kill by Nisha. 9-9 is the score. Oh. Nakabawi yata doon yung Team Secret. Napaaga din pa. Siyempre, yung nakakuha ng ultra kill, going for Midas. Ibig sabihin yung gold na nakuha niya doon for that fund para sa Midas niya. And, well, makikita mo na lang high level Dota, syempre top 2 dito sa group natin for their group, Team Secret and LGD. Makikita mo lang talaga na sobrang importante yung pag-defend mo ng mga tier 1 towers. Lima yun nandoon ng Team Secret. Oh. Or I think apat yun nandoon nung simula nung siege ng LGD. Pero ano eh, ibig lang sabihin nun yung top team defending a tier 1 tower and mid pa siya. Ibig sabihin sobrang importante yun na objective. Isang malaking factor dun sa team fight na yun talaga yung tornado, no? Yeah, medyo nagpa-reset kumbaga yung pang-set din ng clash. Taas yung toss in. Yeah. Ano talaga, napaka-fortunate nung ano, teamfight na yun para sa secret. Pasok na pasok talaga. Yung toss talaga. Oh, pero ito na yung toss na naman. Onto the two heroes. At si X-Nova wala nang mabibitaw. Sobrang madadagdagan na ng damage na itong invoker na to. Kasi meron na siyang urn. Eh yung urn, nagtitake din yun for that cold snap. Diba? And mamaya, makakapag-spirit vessel pa yan. Oh, pero ito si Zai. Naka-haste dito sa gitna. Si Somnus nakaabang. FY. EMP na out. Okay. Good skill. Oo, nawala ng mana si Zai dun. Yep. Sabi nga nila, FY, one of the best Rubik users in the world. True. Oh. Uy, ang ganda naman ng AOI. Akala ko maganda, hindi pala. Akala, mga kasi. Akala ko sasabit pala. Yung slow, hindi sumabit. Ito mo, kanina pa medyo nagpa-pressure ng mga lanes itong LGD na to. More defensive yung secret. Parang more on sila yung reactionary doon. Pero ito si Ame, pinatay na lang doon si Papi na walang kalaban-laban. At yung EMP, sulit ni FY doon. Kay Zai na naman kumunek. Yep. Uy, hindi tumama yung bounce dito ni Nisha. Pero makita mo na lang, di ba, kung may mana sana yung Tiny doon. Natamaan kasi siya ng EMP kanina. And magka-cooldown na yan in 11 seconds. So, masasulit talaga nito ni FY yung EMP. Pero ito, at this point in the game, ano sino masasabi mong lamang dito? Like outside of the gold lead, syempre. Honestly, 50-50. Pero may bibigay mo pa rin. Hindi dahil na nakita ko yung 1k lead dito for LGD. Is dahil nakita ko na wala yung tier 1 tower din sa may mid. Sobrang importante kasi yun na may tier 1 mid ka na mabubuhay as long as possible. Kasi ibig sabihin na direct na kasi yung ano yung entrance mo into the jungle na kalaban. Na kumbaga hindi, parang mas accessible tuloy yung mga jungles na kalaban mo. So for now, LGD, syempre since nakakapag-farm din ng tuloy-tuloy yung SF. Oo. Actually, sa mga nanonood online dyan, si FY, isa talaga sa una siyang mga nakilala sa ano talaga, sa Rubik talaga, yung may ninakaw siya ng SF skill dati. Ah, oh, yeah. Isa yeah. Sa mga... Yung Requiem yan. Oh, yung Requiem. Yung highlight yan. Oh, isa sa mga pinakasumikat na highlight yun. DI4 yung, Rubik. Yata. Oh, matagal na din na yun do. Yeah, matagal. Vici Gaming pa siya nun. Yeah. Before siya maging Task King. Pero doon yata yung naging FY god na siya. Oh, pero hanggang ngayon naman, para sa akin, magaling pa rin talaga mag-Rubik si FY. Yeah, di mawawala yun for sure. Well, marami din siya makakuha dito ng magandang skills bukod sa 9 skills na makakuha mo from Invoker. Diba? Meron din yung hook, meron din yung toss, not too bad. Mm-hmm. Pero ito, medyo nag-subside yung mga gera dito, pero sa kakasabi ko lang, pero the tornado connects. EMP, the sentry is there. Napakaganda naman ng bite, pero ito, the Nova, pero hindi yata kukulangin yata. Freezing field para kay Chalice, pero kakapusin. Nako si Papi. Tumayo pa rin. De, actually, mayroon kasi siyang armor din eh. Kaya, parang pampadelay. Si Abby, parang wala lang pakialam eh. No, freezing field sa harap niya, pero wala lang. Yep. And the right click is there at mamamatay. Kate.
Yes. Nagulat sila. May ano kasi may Hood of Defiance na kasing SF eh. Kaya siya na ay yung SK sorry. Kaya siya nabuhay doon kasi magic damage yung binapatan nila sa ano sa SK kanina. Ex Nova naman dito sa taas and the first kill by Nisha. Oy. Pero ito mamamatay kay Nisha at mega kill na siya dito. Don't look now. Second na siya on the net worth, ha. Bigla siyang nakahabol. Yep. Especially since may Midas pa siya. I mean, SF, sige, wala siyang Midas. Pero maganda pa rin yung pag-perform niya kasi yung raise, masasulit niya talaga yan, especially with the neutral camps, pushing out ng mga lanes ng madalian. Diba? Dalawang raise lang yan, halos patay na yung mga creeps eh. Oh, nag-magic type. Ay, hindi. Mukhang mag-ano siya dito. Right-click type to. Yeah. Ikaw ba, anong sa tingin mong mas okay talaga? Yung right-clicker na SF or yung magic type na SF? Personally, mas gusto ko yung magic type dahil lang kasi bakit mo pa parang papatagalin yung laro na umabot ka pa sa parang hitter type kung kaya mo namang tapusin yung laro kaagad. O, kumbaga magic na lang, no? Tsaka mas nakakapag-snowball kasi yung SF eh, kapag ano yung magic type. Oo, well, true rin naman. Kumbaga, tsaka ayaw din ng mga pros yun na parang nag-right-click. Mas gusto nila kahit papano yung parang... Yung magic type talaga? Yung magic type. Okay, so ito, FY, the toss back is there para kay Zai. Somno sumahabol, pero ito sa kaliwa, nagkakagulo rin. Si Papi na ipit, pero napakagandang counter go na tornado para kay Yapzor. At dahil doon, reset na agad yung teamfight. Yep. Makita mo, usually, sobrang pinipick na yung Earthshaker para lang sa isang Fissure na kayang gumawa ng parang tornado. Yung invoker kasi na support, hindi lang parang Fissure yung dating. Meron ko ng tornado na maraming ginagawa, nakakapag-dispel, nakakatanggal ng DD, and may follow-up palagi na second skill, which is EMP madalas. O kaya Deafening Blast, pwede rin. Hindi nagagawa ng isang Fissure yun. Tama ka dyan. At at this point, I think if you're LGD, medyo kailangan mo munang umisi kasi si Nisha medyo na-out of control sa daming pagkakamaling na gawa nila eh. So at this point, siguro medyo easy muna sila, farm lang ng konti, tapos pag nakuha na nila yung kailangan nila mga items, which is yung BKB ng SF, tsaka na lang siguro ulit sila lalaban. Yep. And tuloy, makakapag-snowball din yung Slark. Bukod sa nakakapag-right-click ng creeps, bukod sa nakakapatay, and nakakapag-Midas, nagra-ramp up din yung ano niya, yung Essence Shift stacks. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron ng permanent agility na masisteal na netong ano, nung Slark na to. So, sobrang okay din yun na pang-snowball din na mechanic, diba? Oo. Na kapag mabawag mo ng mabawag itong SF, di ba, agility hero yan, medyo gusto niya rin ng agility. Pero ito na yung tornado, kumunik kay Somnus, wala pa nga siyang BKB at yan na yung sinasabi ko, medyo mahirap tumipay, pero nice toss para kay FY. Ang ganda nun, and Zai, delikado pa siya dito, napapaligiran siya ng apat, pero Ame finishes the job. At mapapatay dito ng LGD yung Tiny ni Zai, and napakaganda namang counter go nun for FY. Sobrang laki nun, sobrang... Yung items kasi dito ng SF, ano eh, Ogre Club tsaka yung drums. So stats yung meron siya. And kapag wala siya ng isa sa mga yun, patay yun dun. Oh, pero ito, Void, delikado, pero Chalice. Ito yung stand, the Epi and the Chrono. Pati tornado. Uy, pero ang ganda ng counter go na tornado, pero hindi pa rin kaya. Si Yapzor, habulin nila. Ito si Somnus, isang raise, pangalawang raise, right click para kay Somnus. Isang tira na lang at mamamatay siya dito sa kamay ni Somnus pa rin. At ito, humahabol pa sila. Yapzor, delikado, mamamatay naman ngayon kay FY, and then double kill by FY dito. Ito yung dahilan kung bakit medyo pumaboro ko sa LGD dito sa game na to eh. Kasi makita mo, si Midwan nakatayo lang dito sa gilid para naghahanap ng way na para makahook sa kalaban. Ano na gagawin mo kapag patay na yung mga kampi mo? And isa sa mga namatay doon yung Slark. Ang ganda rin kasi nung pagkakahuli nila eh, medyo out of position rin talaga doon yung ano, yung Slark. Kahit na sabihin mong na-counter go nung ano, nung tornado, nasa sulok ng ano eh, Chrono eh. True. Kaya namatay pa rin talaga siya doon, pero dalawang ulti yung kinomit para sa Slark. Pero definitely worth it naman. May naka-dismember dun sa taas ha. Pumalag na itong si Midwan. BKB, hinap na dito. Masyado maraming tropa. Masyado maraming tropa. Pero okay din yun ha, not too bad. I mean, na-trade mo doon yung tier 1 tower, tapos 10 second BKB din ng SF. I mean, yes, ayaw na ayaw mo yung nawawala yung mga tower mo, but at least may trade-off, di ba? Oo. Pero ito, Yapzor and Pape yung naghahanap ng paraan dito. Anong masasabi mo sa ano sa TI ngayong taon? Anong something new? Exciting ba siya? Isang bagay syempre yung body clock. Hindi na natin problema. Yeah, for at sure. Least, as a Filipino, kumbaga, 'di ba, masaya na parang hindi na yung parang 3 AM na parang maghihintay pa ng game. Pero para sa akin yung pinaka-interesting dito sa TI is yung meta. Kasi parang walang meta eh. Oo nga eh. At least yung mga previous years medyo sabi mo na okay, medyo malakas tong hero na to. Tingin ko yung ano yung format kasi ng pag-update ni Valve na parang nag-update na mabilis
Mabilis. Oh, kasi, mabilis. Mas frequent, hindi big patches. Yeah, diba? Kasi, ano na ba yung version natin? 7.22F. So, ibig sabihin, dumanan sa A. Or, well, walang A, pero B, C, D, E. Diba? So, ang dami mga iniiba, kumbaga. Kaya, parang palagi nag-evolve. So, it opens more, kumbaga, sa innovation. Ng mga teams na pwede mag-pick. Mga Mirana, Ogre. Mga hindi natin makita madalas sa mga major recently. Oh nga at yun nga eh well ano yun layo na rin na develop ng Dota sa mga sure. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin diyan online well kayo, yung mga nag-chat nagde-defend sa akin maraming salamat na lang sa inyo. Yun na lang masasabi ko. Kayo na bahala sa mga yan, paliwanag nyo. Mahaba yung paliwanag eh. It's all good. Pero anyway dito sa baba ame pero sa ngayon kung umabot pa to ng late game sino sa tingin mo lamang dito? Dahil lang may pudge kasi yung secret sa LGD ako. Even though nakikita naman natin yung Slark na nakapagbuhat ng buong team, aka Ana ng OG. Mm. Partiin ko kasi yung SF, yung Chrono din kasi as a void na pwede kang mag-solo kill ng isa or dalawang hero. I think mas malakas yun kaysa sa pwede kang mag-hook and dismember. Parang yun lang. And syempre may FY ka naman. Ang daming ways pang cancel din sa backline if ever na may mahuli. Okay. Well, masasabi ko lang sa mga nagko-comment dyan online na sasagot lang ako. Siguro hindi pa kayo marunong mag-last it, guys. Nagkakas na ako, kaya relax lang kayo dyan. Easy lang tayo dyan, guys. I mean, tignan mo nga yung secret nga. Easy lang din sila. Nag-pick ng punch, di ba? pero ano, hindi ko naman sinasabi na expert ako up until now. Siyempre, hindi naman ako talaga nagkakast. And I'm just here para mag-guest lang. One game lang naman to, kaya bear with me. Pero anyway, games for tomorrow, ipapakita yata ni Eugene. Oh, yun na nga. Schedule matches dito sa Wombo X Combo. 9 AM sharp na naman. Fnatic naman versus RNG. And TNC tsaka Fnatic, puro Southeast Asian na teams yung susundan natin dito. Siyempre, para makita natin mga kalaban nila, China, Europe, and CIS. Oo. Pero yung buong run ng TNC dito para sa akin, super impressive talaga. Yeah. I think especially since pagpasok din ni Heem, yun na talaga yung parang nagsasabi na yung mga analyst na parang, pwede maging top 4 yung TNC this year dahil lang talaga na parang you take a team na individually sobrang skilled. I mean, makita mo pa lang sa leaderboard sobrang skilled. Oo, tapos kumagasamahan mo pa ng utak na katulad yeah, exactly, na meron si Hin, exactly. Diba? Yung discipline, yung draft, I think yun yung dalawang sobrang importante. Na parang medyo nakita naman na natin Hin nanalo na yan as a coach with Liquid. So, kumaga meron na siya yung parang TI winning mentality na pwede niyang i-instill or yung TI discipline mentality na pwede niyang ma-inject dito sa TNC, which is, makita natin gumagana. Okay, and at this point in the game, the score is 11 against 17. Nakakalamang pa rin dito yung LGD. Nakakamiss rin talaga mag-shoutcast. Sa totoo lang, isa sa mga pinakagusto ko pa rin ginagawa, kahit na sobrang dami kong ginagawa, yung nanonood ng Dota. Tapos pag nagkakapag-commentate kasi, ang isa sa mga pinaka-nakaka-enjoy dito, parang parang nagbibigyan mo ng story yung buong yung pinapanood mo. Kukulayan mo kumbaga yung canvas na naka-layout para sa iyo. Oh, nasa sa iyo naman kung anong gusto mong sabihin. Pwede mong sabihin na itong taon to ganito, itong taon to ganito, parang kumaga kind of like a journalist ka talaga. Yeah. Yung isa sa mga pinaka challenge siguro sa pagiging isang shoutcaster. Kumaga evolved journalist kasi sa journalist syempre ibig sabihin na may chance ka mag-prepare. Oh, ayun nga. Dito kailangan mo sabihin on the fly. Oh, yun yung mahirap dito eh. Kaya hindi mo rin masisi yung mga ibang tao nagsasabi na ganito yung caster, ganyan yung caster. Hindi niyo naman alam kung gaano kahirap. Isipin niyo nga flip top eh. Ang flip top prepared pa yan. Oh, 'di ba? May mga rebat sila. Isipin mo ang shoutcast, pure rebat. Yeah? Kumbaga kailangan isipin mo talaga kung mismo noon kung ano yung gusto mong sabihin. And sometimes there will be mistakes for sure. Yeah. Ito ba? Ano, di ba? So, oy, pero ito. Oops. Dito sa baba si Ame. BKB pinap na, ha? Napa-BKB siya dito at aalis siya. Ooh, questionable. Ginagawa niya lang yung Crystal Gator. Uy, pero nahuli nila si Zai dito sa baba. Ito na yung telekinesis. Pero ito, hahabol sila. Napapaligiran siya. Pero what a hook! Para kay Mid One, pero Chalice connects. Yung impale niya dito, pero ito, Zai, hinahabol pa rin. Galit na galit sila kay Zai. Pero ito, finally. No way! Hindi no pa way! Oh no! Nakapag-blink out pa siya! Nakapag-blink out pa siya! Pero na-prono! Hindi ko alam! May peso! Nagalit yata! Pero si Yapzor naman ang sinave! Pero ito, Yapzor, mukhang mamamatay sa kamay ni Efoy naman ngayon and killing spree para sa dalawang players dito ngayon ng LGD. Grabe, akala ko mabubuhay na si Zaydon. Pero at least na-force out naman nila yung Chrono. Iniintay ko lang din eh. Kasi syempre pag ganun, as a top pro team, ayaw mo yung hinahabol mo yung kalaban mo ng ganun eh. Kasi, syempre, gusto mo yung 100-0, patay ka agad.
Kasi pag maghabol ka, may chance kasi na ma-counter ka pa eh. Kaya nga hinihintay ko, pero yung start kasi medyo tumatakno mo na yung palayo eh. Parang sabi niya, de, medyo ano na to eh. Grabe yung tropa mo, yung Pudge, no? Yun yung tropa mong talagang sasalbahin ka hanggat kaya eh. Kaso hindi talaga eh. Wala eh. Walang iwanan sana eh, pero namatay pa rin eh. Wala tayong magagawa dun. Pero ito ba yung rason kung bakit ka nag-pick ng Pudge? I mean, yes, maganda yung nasisave mo yung isang tao ng, ano, sa Chrono, but dapat ikaw yung nauuna eh. Alam mo yung, hindi kasi dapat reactionary Dota, which is I think from minute zero, yun yung ginagawa ng Team Secret. Oh, well, back to the casting points. So, di ba ikaw, ilang, gano'n ka nakatagal? Recently ka lang nag-cast? Yeah, halos. I think last year ako nag-start talaga. I mean, may experience ako prior, pero last year lang after talaga. After that one whole year, ano naman yung naging experience mo sa pagka-cast pare? Well, syempre, masaya. I mean, marami kasi ano eh, marami kasi nagsasabi dyan na parang, oh, dream ko talaga maging caster. I mean, para sa akin, yes, okay din siya. Pero hindi ko inaakala na gano'n kahirap. Okay, cut off muna kita. Pero ito, na-stand dito. Ang ganda ng pasok in mid one. Instantly goes down dito. Pero si Nisha, pinaglalaban ang pag-asa ng Secret dito. Pero Papay, nasa gilid. Pero na what a tornado by Yapzor. Pero ito, nagkaka-atrasan. Dalawa, laban sa isa dito kay X-Nova. And X-Nova goes down. Si Papay, buhay pa rin. Pero FY, ay, na dismember. Na right click by Ami. At mukhang mamamatay siya dito. 12-22, 9K gold lead para sa LGD. Yeah, nagulat din ako. Sobrang layo eh kasi syempre matagal naman na natin nakikita na itong Rubick is usually nag-Aetherlands. So yung cast range talaga nadadagdagan. Plus may talent din pa siya. Oo. At yun niya. At pero ito the epicenter. Wala lang. Okay. Hindi natin alam kung ba't niya ginawa yun. Pero minsan talaga kahit sa pro may mga ganung galaw pa din, no? Yeah. Brain fart moments. Pero illusion kasi siya, I don't know. Hindi ko maintindihan. Siyempre, who am I to question a pro, di ba? Pero, siyempre, nagkakamali din naman kasi yung mga pro. Oh, tao lang yan. Tao lang yan, guys. Tsaka hindi naman parang Chrono or like sobrang long cooldown din yung, ano, yung epicenter. Sige. Okay. Take it and move on. Parang ganun. Oh, parang nga, going back to my point, as being a caster na, hindi naman ganun ka veteran. Siyempre, alam ko naman hindi ako veteran. Pero, hindi ko inakala mahirap na ganito ko, ganito ko hirap. Ano yung mga nahirapan ka talaga? First off, I think fatigue. Kasi hindi naman palagi China time yung kinakas natin. Hindi naman palagi Southeast Asian time. Kasi meron din yung mga NA, meron din yung CIS, EU. So, kumaga, yung health mo pa lang eh. Kapag, alam mo yung mga malilit na bagay na parang kapag medyo mababa yung immune system mo, parang mahirapan ka talaga maging kasa kasi parang palaging bosses. Oh, yun din yung going para next sa mga gusto mag-caster. FYI na yan. Pero nako po, mali yata nang nabangga si Yapzor dito. Nisha, medyo na hiwalay dito. Pero nako po. FYI na ho. Mahirap tong laban na to para sa Team Secret. Medyo weird na yun. Yung dating dito. Ah, kahit may BKB pa yung Pudge, mahirapan siya dito. At Pudge, hinahabol lang halos buong kuponan ng LGD. At mamamatay si mid one. Si Papi at Zayn na lang ang natitira dito. Hahabulin pa ba ni Ame? Hindi na yata. Okay na yun. I mean, napatay mo yung dalawang core doon. Yung mid and yung carry. Ibig sabihin nun, insta-rush. Why not? Diba, sino yung mag-ano sa'yo? Malaking factor talaga dito na hindi pumasok yung Pudge mid. Yeah. Diba, parang hindi nag-pay off ng maayos yung Pudge mid. 10k gold dito na dito. Hawak na talaga ng LGD to. Pero ito si Zay, nangungulit ka pa. At here comes the stun. Pero grabe naman si Zay. Kumbaga, binigyan pa ng isa bago umalis. Yep. Parang, oy, ano, warning shot. Oo, binigyan ng warning shot dito. Kaya pa na pumalag, di ba? Oo, mas maganda. Oy! Pumasok yung tornado, papalag stolen pa na. Stolen yung tornado. Oh, can they turn this around? Buhay pa yung Rosh. Pero mukhang hindi na nila mananakaw at mapupunta to kay Ame. Ito na yung tornado na kuha ni FY, pero perfect dagger out para kay Zai dito. Pero medyo hawak na ng LGD itong game na to. Yeah, sobra. May makita mo pa lang, isa lead pa lang, sobrang hawak na. Plus, items, experience-wise, LGD talaga yung labang. And obviously, objectives. Diba, nakuha yung Aegis, yung mga towers na wawala na dito. Bakit ang dami nagsasabi sa chat ng Alo, doong nakita nila yung Sun King na epicenter? Ano ba yung, ano, may kwento ba doon? Ayoko mawalan ng trabaho. Sige, huwag na natin kalukahin. After na lang. Huwag na natin kalukahin. Nagtataka lang, dami nagkikwento eh. Basta... Okay guys, wala kayong masasabi kay Alon. 19-0 yan, di ba? Oh, well, 19-0 yan. Pinakita na niya. Sa sobrang okay yung laro niya. Wala Michael Jordan yan. Kung pagkatapos mag-champion. Nag-retire. Wala ka nang masasabi pa sa ganung mga galawan. Wala nang rest back. Ganda nga nang ginawa ni Alon na yun eh. Pero ito, si Chalice dito sa taas. At mukhang si Zai, mamamatay dito. Yep. Simpleng punish lang din.
And wala ka rin ginamit na sobrang laking cooldown, di ba? Walang epi, walang chrono. So good. And na-defend mo pa yung tower. Pero sa tingin mo ba itong secret, kahit na ganito yung sitwasyon, may chance pa to? Wala na. Honestly speaking, no. Parang sobrang hirap. Kasi no? Nakadepende na sa ano eh, kung magkakaroon ng mistake yung LGD, yung laro. It's more of waiting na magkaroon ng mistake. Ang LGD pa naman, isa pa yun pa naman sa team na napaka ano, late ng chance magkamali. Exactly. Sobrang ingat maglaro niyan eh. I mean, medyo ano eh, medyo correlation na yun eh, na parang kung hindi ka masyadong nagkakamali, top team ka. And sino ba yung mga nasa top ng group na to? Oy, pero na-hook dito ni Midone si Somnus. Pero problema pala yung nahatak niya at mukhang siya pa ang mamamatay dito. Alam mo yung ikaw yung nag-hook pero ikaw yung biktima. Ba't ganun? Pero ito si Pape, mamamatay siya dito. Uy! Uy! Buhay pa! Alright. Buhay pa nga. Pag ganun na yung raise ah. Pag ganun na yung raise, pinabigyan. Parang okay. Tell your master. Tell your master what happened here. 12-27, 11k gold lead. Yep. What a performance so far para sa LGD dito. What grabe yung pinapakita nila. Yeah. Pero I think for secret, I mean yes, nagpick sila ng pudge. Yes, hindi siya gumagana. I mean, yun kasi yung ano eh, hindi gaano ka maibearing yung laro. Hiding strats, I think pinaka-perfect na example ng si Poppy, hiding strats. Naging meme nga din yun eh, na kahit hindi siya nag-hide ng strat, hiding strats pa rin na kahit natatalo nung nasa time ng Navi pa si Poppy. But yeah. Feeling ko matatapos na to, malapit na to yata, pero ito si Chalice. Okay, wala, si Nisha na lang yung nagtatry paglaban yung ano nila eh. Oy, pero ito masastan pa siya dito. Ang hirap kasi, parang buhat ni Nisha yung buong mundo eh. Kasi si Midwan, pudge lang eh. May yeah. Limitation pa rin talaga yung pudge sa hero kung gusto mong bumuhat eh. Kahit pa paano kasi may, ano eh, may, kung OG kasi mag-draft ng Slark, kahit pa paano may supporting cast pa rin eh. Yes, meron ka ditong ano, parang, control kumaga dito sa side ng secret pero asan yung damage po? Oh, doon na sila mamomroblema and kakailanganin sigurong makuha ni Nisha yung Skadi bago talaga sila totoong makapalag dito. Yeah, for sure. I mean, kahit makrono sana siya, di ba? Survivability pa rin kahit papano stats from Skadi. Mahirap na eh. Mahirap na yung laro eh. Okay, at ito, nandito si Charlie sa baba. Relax lang. At ito, yung Tiny naman nasa taas. Ewan ko kung anong ginagawa ni Zay at ni Tiny dito. Nag-aharutan sila dun sa top lane. Pero yun na lang talaga yung magagawa ngayon ng secret. Kumbaga, patagalin tong laro eh. Yeah, I think yun na lang yung pinaka pwede mong gawin. In terms of, para magkakat ka na lang ng creep waves. So, pero yun din yung makita natin eh, yung difference ng... Okay. Nako, nahuli pa dun sa taas si Pape. Alay na lang. Okay lang, kumbaga ako na lang. Sabi niya ako na lang. Imbes naman ng Inisha, di ba? Oo. Okay na rin. Pero kung makrono si Inisha doon, pwede maprolong yung ano, yung flash. Mm-hmm. Siguro masasabi mo na rin na pero parang medyo clutch din yung ano, yung cold snap ni ano, Yatsur. Sakit na ni Somnus dito, naka-butterfly na. Butterfly Pike tapos BKB. Yep. Aruy. Hindi rin anytime soon na magkaka-MKB or Bloodthorn itong si Slark. Diba? So, masasulit mo pa rin kahit pa parang evasion. At ito, si Chalice. Nag-pupush ngayon. And siguro ito, finishing blow na yung pinaprepare ng LGD dito, no? Yeah, pwede. Especially since medyo pa tapos na rin na yung duration ng Aegis. So, tatry mo pa rin sulitin kahit pa paano. Try mo mag-high ground. Nagtatry din sila makahanap ng pick-off, syempre, bago mag-high ground para naman ma-force out nila yung buyback or matest kung may buyback man yung tao. Pero Zay naman, makita natin, cutting waves, pushing out the side lanes, para naman mag-think twice naman yung LGD. Ay, mag-high ground ba tayo dito or mag-def muna? Oo, pero ito sa top lane si Zay, nakikita natin yung puso ni Zay, eh, no? Laban! Kaya to, guys! Relax lang! Sige. Oh, di ba? Hashtag puso. Oh. Tita mo yan, no? Position 4 yan, ha? Ay, position 4, position 3 yan, ha? Pero pinagalaban niya talaga. Sakto naman yung stun niya doon. Oo, TP out at wala nang stun si Chalice. At mukha katakas pa si Zay dito. Hindi, kung hindi sakto yung avalanche doon, masustun itong si Zay. Tapos pwede mag-TP din yung isa doon na kakompe niya. But, makaka-out naman yung time. Pero itong secret, ha? Ito ang ine-expect na, sa totoo lang, the most, yung pinaka-expected na mag-champion for this, ano, yeah. For this TI. I think pinakamadaling sabihin, syempre, top 1 ng DPC equals dapat champion. Oh, pero, ang kadalasan naman kasi sa lahat ng TI, kung sino yung expected, maliit. Oh, parang bira yung nananalo. Oh, hindi, parang hindi yun nangyari, eh. Siguro yung last time na pwede mo masabi yun is, ano, Alliance. TI3 Alliance. Alliance, yun lang. Yung parang pinapanalo nila lahat ng mga lands halos. Tapos,
Kasi last year ang expected na manalo VP. Sa totoo lang, titingnan mo yung buong season, parang VP yung ina-expect na manalo and yet hindi. Pero yung previous year, hindi ko na maalala kung sino ba nung TI 7, sino ba expected nun? Hindi ko na matandaan eh. Pero hindi rin yun yung nanalo eh. TI 7, I think ang expected ng OG kasi multiple major wins sila eh. O Manila Major, diba? 6 yata yun. Pero anyway, 6-6. Pero anyway, ito, nandito na tornado sila dito. EMP, Connexion Somnus, pero swabe lang. At this point, mukhang tatapusin na to ng LGD. Oy, Chrono Onisha! Pasok na pasok, pero nandun yung hook. Pati yung dismember, yung slide, mamamatay pa rin. Mukhang wala siyang buyback dito. Ah, ito, may buyback siya. Pero tingnan natin, FY, nanakaw yung hook dito. Medyo di-disengage muna ang side ng LGD, pero ahabol si Zai. Here comes the avalanche. Naiwan si Chalice. The bite is there. Nisha, rumaright click at na. Ang naiwan lang dito ay si Chalice. Yeah. At mukhang wala nang magagawa yung mga kakampi niya. Iiwanan na lang siya dito. Natatawa ako dun sa positioning ni mid one. Parang, uy, daming harang. Ano ba yun? Hindi ako ma-hook. Kasi syempre yun din yung ginagawa ng mga top teams. Well, any team. Usually, kapag makakuha kumbaga ng racks, parang tatry mong makakatch yung kalaban mo on the retreat. Eh, hook sana yun, kaso ang daming harang. Pero okay na rin, I mean at least for LGD, namatayan sila ng isang Sun King, pero they got one rocks. Yeah, hindi issue yun. Oh, so okay na okay na yun. At ngayon, pwede naman sila lumipas sa kita. Pero ito, the initiative on the side of Secret. A-advance sila. Oy, hindi, dito mo makikita na talagang wala silang planong matalo agad, no? Oy, yung hook. Oy, kinapos pa sa tornado. Napaka-sexy. Pero ito si Ame, delikado siya. And out of nowhere, Secret biglang pumapalag dito. Mamamatay ba yung board? Ame, nabuhay pa. Ito naman yung Rekem. Hahabol pa si Somnus. Ito yung hook, pero hindi papasok. Zyconex, pero ang problema, nandyan yung BKB ni Mid One. At pagkatapos ng BKB niyong lahat, mukhang makakatras lang si Mid One dito. Ay, si ano, si SF pala. Yep. Again, medyo looking good para sa Secret, pero yung mga lilit na bagay, nakapag-out ka agad din yung ET doon. Alam mo yung sobrang dami mong sinabi, tapos isa lang yung namatay? Actually, wala pa lang exactly namatay. Exactly. Actually, yung challenge kasi kanina pa yung nasa baba yun eh. Yung, ala, di ba? Parang wala lang. Wala namatay. So, pinagod nyo lang kami, ganun. Parang ang daming BKB na ginamit, ang ultimate dismember. Ang daming yung main kung ano nung ginawa doon, wala namang namatay. Wala pala. Alam mo yung puro amba, pero walang ano, wala man lang sapak na nakita. Yep. Diba? Wala, may ganun eh. May ganun talaga eh. Pero yung clutch din dun kasi is ano, naka-leash na kasi si, ano, si X-Nova nun eh. Pero yung 4-staff kasi ni SF, natulungan niya yung kakampi niya. Oh, yun yung mga magagandang clutch. Yung sobrang daming nangyari pero walang ano, epekto. Walang epekto. Pero ito. Yeah, Roshan, ito yung next objective. Ito. Ito, pag nakuha to ng Secret, nakuha nila. Yeah, yeah. Wala pa rin. Kahit pakuha nila, parang wala pa rin eh. Wala lang. Yeah, I mean, nakuha lang nila. Siyempre, tataas yung kumbaga yung Dota Plus percentage na parang probability of winning. Pero 15K, tingnan natin. Realistically, mahirap. Pero ito, I mean, sabi nga nila, may himala. Pero ito, double damage para kay Ame, masyadong mabilis yung buhay ni Roshan dito. Mid one. Tama. Nahuli niya dito si Ame. Pero ito, hindi niya na-dismember dito. Pero the Chrono Connection Yapzor, mamamatay. Ay, hindi pala si ano pala yun. Slark pala, si Nisha pa yung namatay. Wala siyang buyback dito. Naku po. Dito na yata natapos ang Dota 3. Dota 3 na pala. Oh, okay. Makakukuha yung isa per ages. Siyempre, mapupunta pa rin dito sa LGBT. Nako. Sobrang hirap na nito. Patay na yung dalawang core nila. At mamamatay rin dito. Yep. Napakalungkot. Napakalungkot nang naganap doon para sa ano, sa Secret. Ang ganda sana nung simula eh, pero hindi na nila dismember. So, kailan lalabas yung Dota 4? Oh. Tapos, I mean, ang hirap din kasi na parang namatay din. Alam kasi ni Ame na yung kailangan niya lang i-chrono dito is yung Slark. Kapag lumabas ng Slark, yun kasi, lang yung kalaban nila. Yun lang yung kalaban nila. Ano yung gagawin ng, ano, ng invoker sa'yo? Eh, meron naman na kayo mga BKB, di ba? Oo, pero ito mukhang tinatamad na si Somnus. Tapusin na to, guys. Tapusin na to. Gutom na ako. O, yung mga teammates niya, parang barak si pero siya, tier 4 na, ano ba yan? Tapusin na to! Wala na buyback yung mga yan. Ano ba to? Pero ito, anyway, si Yapzor, nadaanan siya pa dito and here comes a tornado pero wala lang. Ato, pinagpapato ng puno! Si Chalice, pero bali, wala lang yan. And ito, FY, nandito naman sa gilid. Daaba lang si Stephos back sa fountain. Ayun. Ay, well, nakuha yung gem, pero... Si FY naging gem. Uy, talagang grabe rin ang puso ng Secret dito, ha. Oh. Talagang pinaglalaban pa talaga nila. Ito na naman yung another toss back. Ayan na, mawawala na. Pero ito, that's it. That's it, guys. At maraming salamat sa lahat ng nanonood. That's it for me also.
PSG LGD wins that game at shout out sa lahat ng mga nanood. Yeah. Pasa ko na kayo ngayon sa ano sa mga panelists natin. Nandiyan pala ang pinakamalupit na panelist ng Pilipinas, si Sir Mike. Oy. Pasa ko na kayo. Putek ng buhay ito. Yung so ayun na nga guys, natong haya natin yung game 1 between the top seeded teams ng Group A natin, Team Secret versus LGD. Ayun na nga, medyo kinulang yung Team Secret doon. What do you think happens sa Secret doon? Grabe kasi yung punch nila eh. Hindi mo alam kung para saan talaga eh. Siguro pang save nga doon sa mga tawa pa. Kaso, pwede bang lumaro ka ng Dota na puro ganun lang isipin mo? I-save? Wala man lang opensa. So, siguro, snowball din yung lineup ng ano doon, ng LGD. Sobrang lakas sa team fight, hindi makapalagay itong Team Secret. Koshan. At saka mas madali pull off yung lineup ng LGD talaga. So, they needed time. Maganda yung lineup ng Team Secret kasi nga, yun parang lane oriented sila tapos inaantay lang nila yung mid game transition pero hindi nila na ano eh hindi nila na capitalize yun. So LGD nakuha nila yung item at saka maganda rin yung build doon ni Somnus. Yung SF niya nag physical damage talaga. So isang magandang chrono lang din doon sa Faceless Void tapos na yung laban eh. So props pa rin sa Secret na nag-hold doon sila. Ganun ka ano yung laban. So kasi Faceless Void yun nga sabi nga na mention din ni ano ng analyst natin na kailangan na, yun niya yung Slark lang talaga. Yung Slark lang yung kailangan niyang i-chronosphere doon sa team fights natin. While, sobrang hirap na para kay hindi siya i-execute. Kalungkutan para kay Matumbaman. Kulay pula na. Eliminated na po yung Chaos Esports. Pero yung ano, previous team niya yun, no? Kasama din. Yung Team Liquid. Nasa may lower bracket. Nasa lower part din ng Group A. Pero may chance pa rin yan kung manalo sila bukas sa TNC ng 2 games plus 6, so 6 na yung points nila. Yung Kini yata, wala na yata ano yan eh. Wala na yata games bukas yan. That's why naka-highlight na yan for sure dito sa lower bracket natin. So, kumbaga, TNC ang pinaka, yun nga, paglalabanan nila bukas is the upper bracket and then since tayo din naman sila ng alliance ngayon, no? Oo. Crucial na crucial yung game bukas ng TNC versus Liquid. Well, naku! Oh my God! Fnatic ka. May pag-asa pa. Dalawang games ang Fnatic bukas. So they still have a chance to crawl their way up dito sa upper bracket natin. And kita mo naman yung nasa bandang baba ng Group B. VP saka NIP. Both teams, hindi natin na-expect na nandyan yan. Oo. Siguro Infamous. Diba? Parang, alam natin, nandyan yan sa baba, yung Infamous. Pero kita nyo naman, mataas din yung kanilang points dito. May ano lang, medyo pantay-pantay lang sila ng Virtus Pro. Yung pip hanggang itong sa 8. No? Ayan. So, ayun na nga guys, we've seen our bracket para sa ating day 3 ng group stage natin. Magbabalik po tayo para sa game 2 ng Secret versus Liquid natin. Magpapahinga na tayo saglit. Stretch lang muna Sir tayo. Ikaw, Sir Mike, Sir Mike. Sir Mike, ano? Shoutout siya. Tama mo, siya dun eh. Sinabi niyo. So pwede kayo dyan pumunta, mag-walk-in kayo dyan. Meron tayong on-sale ticket sales. And kayo, pwede rin naman kayong magpa-reserve via online na nandyan sa link sa baba. Yan. Imagine a typical gaming headset. Take that image, light a match, and blow it up. That's what we did to create Arctis. We challenged everything to create our new gaming headsets. We added our award-winning speakers found in $300 headsets to every